Hello, good evening to everyone. It's me, Sanit again. Welcome back to my channel. This evening, I would like to share to all of you this simple bracelet. Ito po yung isi-share ko ngayong gabi sa inyo. Although, nung mga nakaraan, napakita ko po sa inyo kung paano gawin to. At meron din po ako along may video, along na gumagawa po ako nito. May mga tips po akong nasabi doon. So, samahan niyo po ako hanggang matapos po itong ating project. This is our project this evening. This is a simple bracelet. Someone order it. Ano po? Ito po ay simple na bracelet po. A good quality beads. Materials po natin ay string garter, elastic garter. This one is a strong elastic garter. And I have my nylon. This one, a very fine nylon. The use of this one is to help our garter to pass through to the small holes. So, that's the technique. We inserted the garter to our elastic garter like that, inserted it. I don't know whether you can see it or not, just inserted to the small one like that. Make it sure that is even. Ano po, pag inano nyo po, pagka pinold nyo into to, ang size po nyan ay 8 lang. Ano po, so ito po, kung nakikita ninyo yung ano na to, yung maliit na nylon, that one is to help us to insert to the small holes of our beads. Ano po? Yan po yung purpose niya. Ano po? Maganda po sana kung ang lalagyan ninyong tela o cloth ay something like yung hindi po gugulong yung inyong mga beads. Ano po? Like towel, white towel, like ganon. O kaya alpombra. I don't know in other words. Like carpet. Yeah. Mas maganda po yung para hindi, o kaya meron kayong box para hindi po tumalon yung inyong mga beads. Ano po? Mahirap po kasi pagka gumulong yung ating mga beads po, kaya gamit po tayo ng lalagyan. Ano po? Parang ganyan. So, ngayon po, napakasimple lang po nito at mayroon na po akong video nito na ganito po yung paggawa ko. Ay may order po lang, kaya gusto ko po na ipakita sa inyo uli. This is the advantage kung meron po tayong stock materials in our house. Ano po? Kung meron tayong stock na materials sa ating bahay, hindi po tayo mahirapan pagka may nag-order po sa atin. Ano po? Ayan. So, hilahin lang po natin ganun. Ayan, na-insert na po natin yung isa. Tuloy-tuloy lang po natin hanggang matapos po yung beads. Ano po? Wait lang po at... If we use the small nylon thread, pag gumamit po tayo nitong small na nylon thread, napakadali po nating i-insert yung ating elastic garter sa napakaliit na butas. Ano po? So, yun po yung technique nito. Ano po? Pero kung mano-mano nyo pong ipapasok yung dalawang elastic garter, mahirapan po tayo. Kaya ito po yung gamit niyan. Ano po? At also naman, kung mahina yung ating mata, gamit tayo ng salamin, or in other words, some of us, they called anchohos or ito lang po yung gagawin natin. Pagpatuloy lang po natin at i-insert lang po natin one by one yung ating beads. Ano po, i-a-adjust nyo, kunting patient lang po. Ano, wag naman yung hila na hila po ninyo hanggang ma-detach po uli yung inyong ginawa. Ano po? So, be careful lang po. Ano? Yan lang po yung ano. Kasi meron pong mga beads na talagang napaka too small. Kasi hindi po isang tao lang yung gumawa niyan. Nagbutas nung ating mga beads. Ano po? Yan. So, be patient lang po. Ano? Ganito lang po yung gagawin natin para mai-insert natin. Kasi kung isang... nylon lang po, isang nylon lang po yung natin, isang elastic garter lang po, hindi po gaanong matibay. Ano po, madali po siyang masira. Ayan. Saka mas maganda po yung medyo mahigpit ng konti yung inyong elastic garter, tamang-tama lang. Kasi pag naputol po siya, isa o dalawa lang po yung magka-come out. Ano po? Unlike nung maluwag yung elastic garter ninyo, medyo maluwag, hindi pit na pit doon sa inyong. Tulad po nito, pit na pit lang po siya sa ating butas. Ayan po, tamang-tama lang po na napasok doon sa butas. Ayan. So, kung maputol man po siya, hindi po siya magka-come out. Ano po?
Yun po yung purpose nito. Ano po? Ayan. Pipili na po natin itali siya. Ano po? Tatali lang po natin ng maayos. Ayan. Pipili po natin lagyan ng glue ito para maging mahigpit po yung ating elastic garter. Ano po? Ayan. Lagyan po natin ng glue doon para hindi po siya bubuka. Diyan, pag hinila po natin. Ano po? So, yun po yung purpose natin. Kasi pag hinila mo ng ganyan, oh, nabubukas po siya. Kaya may extra glue po siya na gagamitin natin. At ganito po siya. Quick dry po siya na glue. Transparent. Ayan. Basta meron po nito. Tanungin po ninyo sa mga nagtitinda. Kasi meron po nito. Transparent po siya. And good for the elastic garter or some materials para maging matibay po yung ating pagkagagawa. Meron din po itong technique para hindi po tayo pipili po nating ibalik uli dito sa kabila na to yung ating elastic garter. Ano po? Kung magkakasya po uli sa butas, ganun, isuot po natin doon. Ayan. Kung magkakasya lang po. Palagay ko hindi magkakasya ang another pa na dalawa pang elastic garter. So, itry po natin. Kung maipapasok po natin, the best, hindi na po tayo gagamit ng glue. Ano po? So, try po natin. Pero kung hindi na po siya mag-ano, kasi maliit lang po yung butas, ang gagawin po natin ay glue na lang po. I-glue natin. Pagkatali po natin, after we make an square knot, we put some glue so that the elastic garter won't come out. Pero kung maibabalik ninyo, ganun, tatry ko lang po ha. At alam ko, hindi na siya magkakasya kasi napakaliit na yung butas na nandito. Ano po? Ayan. So, nag-pass through po siya. Nag-come out po dito sa isang side. So, magagawa po natin ito ay matali po natin siya. Ayan. Matatali po natin dito sa side na to. Ayan. So, hila po natin dito sa side na to at hilahin din natin dito sa side na to. Pasok natin yung isa pa dito sa kabila. Ano po? Put in this one. Ipasok natin itong ating guide. Isa-isa lang kasi para maging maganda po yung masakit nga lang sa kamay. Ano po? Ganun po talaga. Pag gusto natin good quality yung ating trabaho, medyo masasaktan tayo ng konti. Ayan, masakit sa kamay. Ayan. Pero, ang masasabi ko naman sa inyo, pagka ganun tinag-try natin yung magandang pagkagagawa, marami pong magugusto sa ating trabaho. Ano po? Diba, yung mga product na magaganda ang pagkagawa, binabalik-balikan po ng mga tao. At nagiging, yung tao mismo bumili sa inyo, yun ang nagiging nagpo-promote ng product nyo kasi, ng trabaho nyo, kasi na-try niya na maganda yung trabaho mo, maganda yung quality, maganda yung pagkagawa mo. So, sila mismo na bumili sa'yo, sila mismo yung magpo-promote ng product nyo. That's what I observe. Yun po yung na-obserbahan ko, ano po, sa aking project, ano po. They come back and ask again, another product again. Pag-u-order po sila, at minsan nagsasuggest sila ng pa-design. Kung kaya mo, say yes. Unting patient lang po, ano. Kasi pagka nailagay na ninyo ilang elastic garter po, lumiit na yung siyempre yung butas, ano po. Lumiit na. So, ang gagawin ninyo ngayon, be patient na lang kayo kasi iisa yung mahirap nang ilagay yung isa pa o dalawa pang piraso sa maliit na butas, ano po. So, iyan lang po yung ating paraan para mailagay po siya ng maayos, ano po. By holding our guide, pull it again. So, yun po, naipass through po natin, naibalik po natin yung ating, nakikita nyo po ba yung elastic garter natin? Yung left side po natin, naibalik po natin dito sa isang side uli. So, parang nagsalubong po yung ating elastic garter, ganun. So, ngayon, para hindi po siya mag-come out, ilalagyan po lang natin ng isang square nut dyan. At I'm sure na matibay po yung ating garter. Magiging matibay po yung ating bracelet, ano po. Yun po yung the best na gawa po natin. Ano? At kasyang-kasya lang po yan sa ating
Kasi po yung nagpapagawa ay gusto niya yung talagang nakaplat lang sa kanyang dito, sa kanyang kamay. Ano po? So, yun po yung ating gagawin. Ano po? Itatali lang po natin ng maayos para hindi po siya mag-come out. Ano po? Pwede din pala, pwede po rin na gamitan natin ng lighter. Ano po? Pwede tayong gumamit ng lighter para i-close po yung ating trabaho. Ano po? Ayan, ganyan po. Yan, as pwede din po tayong gumamit ng glue. Ano po? Pwede tayong gumamit ng glue. Maingat lang po tayo sa paggamit itong glue kasi pag nag-glue po siya, maari pong hindi po mag-move yung ating madikit po yung elastic garter natin. So, yun po. Kunting ingat lang sa gamit ng glue. Ano po? Ayan. Tapos na po yung ating bracelet. Ganun lang po kadali. So, gagawin ko pa po yung isa. This procedure din po. Ito naman po ay sa aking amo. At naputol naman po niya. So, sabi ko sa kanya huwag niyang itapon at gagawin ko uli po. So, yung mga umu-order sa akin, ano po, those people who ordered to me, pag naputol po kasi wala naman pong gamit na forever, ano po, na kumbaga tagal-tagal. So, ito po ay elastic garter po. May chance po, it just especially kung malapit po kayo sa seaside, the elastic garter nagiging loosen po siya, nagiging marupok po siya. Ano po, katulad na mga inyong mga lovers ninyo na marupok po, ano po, yan. Ganon din lang po yung ating elastic garter. Ano po? So, asahan nyo po kung yung mga jowa ay marupok din po itong ating elastic garter. Lalo kung ito ay malapit sa, yung bahay natin malapit sa seaside. Ano po? At kung tayo po ay pawisin, pero hindi ko naman sinabing isang linggo lang putol na siya. No. Abutin po siya ng ilang buwan, 6 na buwan, o kalahating taon, o 1 taon. Ano po? Yun po yung tinatagal niyan. Ano po? Katulad lang yan ng mga salawahang boyfriend nyo. Ano po? Yun lang po yung ating project ngayon at continue lamang po sa paggawa nito at continue lang po. Ang size po ng garter ko, ng elastic garter ko ay 8O. Pasok po siya sa 8O na butas. Ano po? So, kailangan lang po natin ng guide na very fine na nylon thread. Ito po, napakaliit lang po nito. Ito po yung ginagamit ng mga nangingisda to mind their fishing net. Pag nasira po yung fishing net, ito po yung ginagamit nila. Yan po yung gamit ko. Ano po? So, let it start po. I-continue po natin yung paggawa nito. Atin na yan, tingnan po ninyo. Kahit malaki po yung ating beads, pero yung butas niya po, ganun din lang po yung kalaki. Ano po? So, we need talaga ng guide. Ano po? So, ito na po yung ating natapos. Ano po? Ayan o. Ito po sa amo ko po ito. Inayos ko lang po. Kasi naputol po siya. So, inayos ko po siya. Ano po? Ayan. Ito po ay medyo mahal. Mahal po ito. Ayan. So, kahit po siya malaki, kahit malaki yung ano niya, malaki yung mga beads niya, maliit din po yung butas niya. Kaya talagang kailangan natin ng guide. Ano po? Nylon. Para maipasok po natin dyan. Ano po? Ayan. So, maganda po siya. Flat na flat lang po sa ating ganito. Sa ating kamay. Ayan. So, yun po yung use nito. At sana may natutunan tayo dito. Ano po? Ayan po, natapos na po yung ating project. At napakasimple lang po yung ating project. Ganun lang po yung gagawin natin para madali po tayong maipasok yung ating elastic garter. Ay ganun po yung gagawin natin. Medyo hihilahin po natin ng slowly yung ating elastic garter para po siya ay ma-strength ng konti para maipasok po yung dalawa natin na elastic garter sa maliit na butas. Ano po? Yun po, lagi tayong magkakamero ng guide na maliit, very very fine na na nylon thread para ma-guide po yung ating elastic garter sa pagpasok sa maliit na butas. At a little bit po nating hinihila pababa, naiipit po yung dalawang dulo ng ating elastic garter para po maisuot po yung isa pa na elastic garter. Kaya dalawa pong elastic garter po yung nandito. Kaya medyo matibay po siya.
na matagal po siya bago masira. Yun po yung ating project ngayong gabi. At nasabi ko nga po sa inyo na yung pagbibili ko po nito ay tinatantya ko po yung presyo. Kasi tulad po nito, ang presyo po nito, ganito lang po na ganito lang na pagkagawa. 280 po ito doon sa binibilhan ko. Kaya po naisipan kong isang tali po yung kinuha ko para medyo makamura po ng konti. Ano po? At lagi po akong doon bumibili sa kanya kaya may discount po akong nakukuha. Ngayon, yun po yung pinaka ano bright na pag bibili natin ng mga materials, ano po. May tulong din po yun pagka lagi po tayo doon sa shop na yun kumukuha. Nagbibigay po sila ng extra o discount sa atin. So, yun po yung mahalaga po doon, ano po. So, hope you enjoy to my video and kindly like and subscribe. At see you to my next video. Good evening to everyone.